Nasa 6 na mga delinquent employers of business owners ang kinalampag ng SSS Cabanatuan Branch sa ilalim ng race campaign kahapon, March 23, 2023 sa Robinson's Mall at Pure Gold Pacific Mall sa Cabanatuan City. Personal na pinuntahan ng mga opisyal ng SSS sa pangunguna ni SSS Cabanatuan Branch Head Jose Rizal Taron kasama si Vilma P. Agapito, Vice President ng Luzon Central 1 Division ng SSS, Attorney Vic Byron Fernandez, Head ng Luzon Central Legal Department, at Attorney Antonio S. R. Gabioso, Senior Vice President ng Luzon Operations Group, ang 6 na mga delinquent employers. 4 sa mga employers na ito ang hindi inirehistro ang kanilang negosyo at hindi nagre-report ng kanilang mga empleyado sa SSS. At 2 ang delinquent employers na hindi nagbabayad at palaging late na mag-remit ng buwan ng contribution ng kanilang mga empleyado. 6 ang pupuntahan natin, 4 ang non-registration. Ibig sabihin, itong mga employers na to, hindi pa nila nire-report sa SSS yung kanilang business. And of course, yung mga employees din nila, hindi pa rin reported sa SSS. And then, 2 employers ang delinquent na pupuntahan natin. No? May pinapareceive kaming order reminding them na they have to comply sa kanilang obligation sa SSS within 15 days, 15 calendar days. Pag hindi sila nag-comply within 15 days, ayan na, pwede na namin silang i-refer sa aming legal department for appropriate action. Kaya syempre, ayaw naman namin na doon na agad tayo pupunta, no, for filing of case. Gusto namin i-remind sila na makapag-comply, and then ino-offer din namin yung ating home donation program. Ibig sabihin, yung mga karapatan mo sana na makatanggap ng mga benepisyo sa SSO, eh, mawawala yun kapag ganun ka pa na-report. Nakapag-listo muna siya, na-report ka, ay pagbulog ng mga dapat na SSS contribution. There is a failure on the part of the employer to report and to remit the contributions of their employees. You are depriving them of those rights. Their powers, content privileges, the loans, you are depriving them of their rights. So ito po yung aming programa. We are reminding them, mga employers, kahit na anong form, writer man yan, partnership man yan, corporation, that they have the obligation. Happy worker, good business. Layunin ng race campaign ng SSS na maisaayos ang kontribusyon ng lahat ng mga employers at kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng condonation program upang hindi na magbayad pa ng kaukulang multa. Ayon sa ulat ng SSS Luzon Central 1 Division, marami na ang nag-comply sa isinagawang race noong taong 2022. No, for last year, nag-conduct kami ng race sa 11 branches at 23 employers ang na-subject sa race. Now, out of these 23 employers, marami naman ang nag-comply, no, at nakakolekta kami ng more than 5 million sa delinquency collection. At meron kaming employers na nag-fully paid. Ibig sabihin, 16 employers nakapag-fully paid. Hinihikayat naman ni Branch Head Jose Rizal Taron ng SSS Cabanatuan City na mag-comply sa policy ng SSS Law ang mga employers dahil ito ay para sa kinabukasan ng kanilang mga empleyado. Para sa Balitang Nueva Ecija, Juanet Bonda Dag-Ulat sa DWN ni Teleradyo, ang inyong kakampi.